Depresyon, isang makabuluhang salita. Salita ng ating lubos na iyo'y kabahala. Kabahala na maaaring mapagdaanan sa ating mga kabataan ngayon. Nagdulot ng mga negatibong emosyon. Negatibong emosyon na kukuha nila sa bawat problema pinagdaanan nila. Problema sa sarili, problema sa pamilya, problema sa barkada, pag-ibig nila, na kailangan ng mga magulang ang kanilang atensyon upang may sagba ang kanilang magandang kinabukasan para sa kanilang ambisyon. Dahil hindi ko kit masaya sila, hindi ko kit nakangiti sila, ay masasabi natin okay lang sila. Mahirap yung mga taong kinikimkim yung sariling problema. Mahirap yung mga taong kinikimkim yung bawang sakit na nagdaman nila. Bakit ba? Bakit ba may mga taong ganyan na mas piliin nila ang sariling hinanan kaysa ikwento sa iba? Alam niyo ba bakit? Kaya tayo ay nagtira sa mundong mapalusga, sa mundong mga tao mo ay siraan na, sa mundong akala mo kung sino silang perfecto. At higit sa lahat, sa mundong may mga tao mas alam na yung kwento ng buhay nila kaysa sa iyo. Mahirap. Sobrang hirap. Yun bang dahil sa kanilyan, wala na mukhang kaharap. At marinig mo pa yung dawat gulong ng hangin na sasabihin nila, wala kang kwenta, wala kang magandang pangarap, saan ka sa lipunan? Nagkapanghina ng kalooban, nagkakawalan na ng pagbuhay dito sa mundong ating kinagalawa. Bakit ba nasabi mo ito? Dahil biktima ako, oo, biktima ako. Yung mga panahon na mahina ako, yung mga panahon na pinaingal ko, yung negatibo ang emosyon mula sa puso at isip ko. Na naging dahilan kung bakit ako naging taong talentado, naging dahilan kung bakit natutuwa akong magbisyo. Kung wala mo naglaman ang utak, kung di po ko pinabangan at inuman na kasama ang buong magkata. At higit sa lahat, naging dahilan kung bakit problema sa ulo ang binigay ko sa mga magulang ko. Maraming nagtatanong, bakit daw ako nagkaganito? Siyempre lang. Dahil di ko na kaya. Ako'y pagod na. Gusto ko na mapahinga at mamatay na. Dahil akala ko yung mga bagay na yun, yung lubid, yung sigarilyo, yung alak, ang magiging solusyon sa lahat ng problema ko. Nakala ko ay magiging masaya na ako. Pero, nagkamali ako. Nagkamali ako. Kaya isang araw, tinanong ako ng aking ina, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakaganito? Saan ba kami nagkulang sa'yo? At niyakap niya ako, sabay agos sa mga luha. Sobrang sakit na makita ko ang bawat pag-iyak ng nanay ko at marinig ko yung bawat hagunhol nito na para bang hindi ko mapigilan yung sarili ko na parang sinasak ng patalim yung puso ko. Sabay tanong sa sarili, bakit ba ako nagkaganito? Kailan ka ba ako makatakas mula sa dilimang ito? Kailan pa ba kailan sa dati ako? Yung dating taong matino, yung dating tao may malaking pangarap para sa sarili at pamilya ko. Pero, alam kong hindi ko na kaya dahil ako'y pagod na. Pero, dahil sa tulong ng mga magulang ko, kakayanin ko pa. Kakayanin kong muling bumangon upang sa kahirapan ako'y magkaahon. Kakayanin kong muling bumawi sa lahat ng aking pagkatawal. Dahil alam ko, nandiyan yung Diyos na handa niya akong tulungan. At hindi niya ako pababayaan. Ako, si John Michael Mundiapreña, ang taong hinusgahan, ang taong pinagtulan, ang taong pangarap ay hinamunahan, ay ngayon, huli na sa inyong harapan. Upang aking ipakita sa inyong lahat na kaya ko pang lumaban. Muli, ako, si John Michael Mundiapreña, ang magiging inspirasyon sa lahat ng mga kabataan ngayon na nakaranas ng diskriminasyon.